Welcome back guys sa ating channel Stock Play. At bago natin pag-usapan si Dito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-press na din ang notification bell para palagi kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So, let's do this guys. So, syempre, alright, so tapos na tayo sa daily chart dito eh. No? So, we have here, ayan, sa monthly chart tayo magsisimula. Since yung ating video is about macro view perspective. Okay? So, this one is i-update natin, ano? So, based dito guys, ayan, so syempre tinago muna natin yung mga moving averages natin para makita natin yung naked chart niya. Ayan. So, magpo-focus lang tayo mismo sa kanyang support and resistances. So, based dito, so take note guys, ano? Tayo ay nasa monthly chart. Okay? Tayo ay nasa monthly chart. And based dito, kung titignan natin, so we have here from 1990s and up to now, as a present, so very evident saan yung resistance natin kay dito. So based dito, it's pretty obvious guys na tayo right now, ulitin ko, no, tayo right now is nasa resistance. This is very 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 crucial for dito. Ayan, so bakit? Kasi kung papansinin natin, we have here series of touches eh, no? Since nung siya ay nasa 1990s pa. So based dito, we have here dito guys, eto sa 6.8 to 7 pesos. So still tayo ay nasa resistance. Alright, so we have here, eto siya. First, tapos second. Then nung second guys, so very evident, meron tayong overshoot. Ayun, no? So lumagpas dito sa ating resistance, no? Tapos bumalik sa baba. And yung pangatlo, so this is the first, this is the second, tapos here sa part na to, we have here double tap, no? So we have here first tap and second tap. And right now guys, first, second, third, fourth, tayo ay nasa crucial resistance, no? So take note, this is a crucial resistance for dito. So pag-uusapan natin both bearish and a bullish perspective. Bullish talaga. Bullish perspective, ano? Kay dito. So tignan natin, so we have here series of wicks. Okay, so marami tayong overshoot dito, no? So ayan, so based dito, we have here, ayan, so ito yung purse, no? Ayan, no? Purse. Alright, so kung titignan natin yan, ayun, so very evident naman. So from here sa 5.4, so nag-increase siya hanggang dito sa part na to, sa 8 pesos. Alright, tapos yung next natin na overshoot, actually overkill to eh, diba? Ayun. So nag-pump siya dito, ayan, from here sa 2.5 area hanggang dito sa 15 pesos. So we have a decent 500% profit, ano? Kung kayo ay nagte-trade nun kay dito. And right now guys, okay, wala pa tayo nakikita ulit na ganito kahaba. And sa part na to, no? Noong 1996, 2006, tapos yung sumunod na is here. Ayan, noong 2009. So yun nga lang, medyo maliit yung overshoot dito sa part na to, no? And kung papansinin natin, so we have here 2018. So nag-top out siya rito guys. Ayan, sa 8.6 pesos. Tapos binuhusan na, no? Okay. And right now guys, we have here
overshoot ulit. Okay, sa part na to, overshoot ulit. So, based dito, sa part na to, sa 7 pesos, nagkakaroon siya ng overshoots. Okay, first overshoot, second overshoot, 2006. Third overshoot, 2009. 2018 overshoot ulit. And right now, guys, this one is very crucial for dito, no? So, we have here a nice overshoot. Okay? So, what if kung hindi makapanik si dito? Okay? So, this is for the kay bearish perspective kay dito. So, based dito sa ating macro view analysis, so, we have here a very strong support for dito. Okay? Around what price? So, sa part na to, since tayo ay nasa monthly chart, so, based dito, guys, is around 5.2 pesos. Okay? So, from here, ayan, okay? Support, first support, tapos, second support, right? Tapos, din nakabalik rito sa part na to. Then, okay, another sell off. Ayan, sa part na to, no? Tapos, support, okay? And right now, guys, if, okay? So, sa November, let's see kung magpiprint out to ng bearish candle sa monthly chart. So, this is very crucial. Yung November natin na candlestick, no? Okay, sa part na to. So, bakit? So, this is a strong resistance. So, once guys na mag-print out si dito ng bearish candle dito sa ating monthly chart, so, possible we have a nice pullback. Ayan. So, possible siya ibabalik rito sa part na to sa 5.2 pesos. Okay? So, this is the first strong support. Ayan. Kay dito, no? So, what if naman kung siya ay mag-print out ng bullish candle and sa monthly chart? So, syempre, titignan natin kung ano yung next resistance niya based dito sa ating big picture, no? So, based dito, guys, so, kung pagbabasihan natin yung mga overshoots, so, possible, ayan, so mag-terminate tayo dito sa average ano natin. Sa average ano natin, overshoots. So based dito possible here. Right sa part na to sa may 7.5 pesos. So bakit diyan? So we have here first. Okay, tapos second and third. Okay. So this is very crucial. Pero kung papansinin natin, parang mas legit to, no? Yung sa taas ng resistance. So, bakit natin sinabi? Okay, so, i-check muna natin, ano? So, based dito yung overshoot noong 1997, okay, from here, is medyo malapit siya rito sa part na to. Yung overshoot no 2018. Okay? Kung iti-trace out natin yan using this tool, ayun, no? So, super lapit, guys, no? So, oops. Right sa part na to, guys. Ayan, around here sa 8.70 pesos or 7 pesos, ano? 8.7 pesos. So, this is very crucial for dito. Ulitin natin kasi siya ay nasa resistance. Okay? And sa part na to, let's see, ano? Ayan, sa kanyang RSI. So, still nag-create siya ng higher high at higher lows. So, tignan natin sa November na candlestick kung siya ay magpo-pullback rito sa RSI. Ito. And sa ating MACD, so we have here bullish, ano? So we have here first crossover here. Ayan, sa MACD at signal line. MACD line at signal line, no?
So kung siya ay bullish, guys, dapat mag-print out to ng higher high dito, no? Ayan, sa kanyang histogram. Since nag-flip na eh. Okay, from bearish to bullish. Ayan, so tignan natin kung masusundan pa yan. So as long na mayroon demand, siya ay tataas, no? So based dito, wala na tayong masasabi sa volume niya. So super taas, guys, ano? Since noong February 2020, ano? So from here, yan sa bottom niya, nag-increase, guys, tapos sell off. Ayan, para i-shake out yung mga weak hands. Then sa part na to, ayan, so nag-buy back, guys, or nag-accumulate yung mga investors sa part na to. Alright, so based dito, we have here a decent kay demand for dito right now, ano? So syempre maraming naniniwala kay dito as third telco. And kung pagbabasihan natin yung kanyang weekly chart, okay, so sa weekly chart tayo, guys, weekly chart. Ayan, so mag-focus lang tayo sa ano natin, ano? Sa ating price action, sa ating naked chart. Naked chart, ayan. Okay, tama ba yung pronunciation ka? Di kasi ako magaling sa English eh. Sorry for that, okay? And sa part na to, kung titignan natin, so we have here, oh, okay, so take note, sa weekly chart na tayo, no? So baka lumilipad pa rin sa monthly chart yung ating mga isip. So nasa weekly chart na tayo, guys, ay na weekly chart. So based dito, so still tayo ay nasa resistance, ano? Ayan, no? So malapit tayo sa may 7 pesos. Right? And sa part na to, kung titignan natin, yung last candle natin right now is bullish. Okay, so bakit natin sinabing bullish? Kasi this one, okay, ano na tong ano na to, candle? Parang ano siya eh? Parang spinning top eh, no? Bullish spinning top, guys. Pero take note, guys, since siya ay nasa resistance, so possible pa rin na siya ay mag-sell off, no? Eh sa part na to. So especially kung yung next ano natin dito, next candle natin dito is magpi-print out ng bearish candle. Pero right now, guys, this one, this spinning top is bullish, no? Kahit na siya ay nasa resistance. So tignan natin kung i-search natin 'yan, ano. So we have here spinning top. Ayun, no, spinning tops. Spinning top, spinning top, spinning top. Okay? So since siya ay nasa resistance, so tignan natin. Ayan, so wala naman tayong makita eh. Ayan, so ito 'yun, no. Bullish spinning top, o pagka green candle. So kung babalikan natin yung ating chart, green candle siya eh. Ayun, no? Okay, this is bullish spinning top. So yun nga lang, take note, guys, nasa resistance tayo, no? Ayan, so pwede itong ma-invalidate as bullish since siya ay nasa resistance. So what if kung siya ay makakapanik? So same lang din tayo nang sasabihin. Okay? Based doon sa monthly chart. So next target natin dito possible is okay, around here sa 7.5 pesos. Yeah, so nag-average ano lang tayo dito, ano? Nag-average lang tayo dito. Yan, kasi maraming mga weeks eh. Pero sa part na to, mas obvious. Okay? So based dito, mas obvious, ano? So alisin natin 'to. Ayan. Okay, para mas kita natin. So sa weekly chart, kung dito tayo magfo-focus, so ang next
resistance natin dito is here. So possible dito, guys. Ayan sa part na to. Ayan ano, sa may 7.1 pesos. So we have here first touch, tapos okay, sinundan ng second touch. Tapos we have here overshoot, third and fourth, guys. Ayan. 7.1. Then yung susunod is yung 7.5. Ayan. So malapit dito, guys, no? Ayan, sa may 7.5. Okay. So this is very crucial for dito. Then sa part na to, so magiging support natin here is, okay, so magbura muna tayo para mas kita, no? So base dito, kung titingnan natin, more likely, okay, so from this area, no? So possible dito, okay, around here sa area na to, dito, guys. Ayan, so dito sa 5.8 pesos. Okay, so tignan natin kung magpe-play out to kay dito, no? Since tayo ay nasa weekly chart. Okay. And sa ating RSI, so overbought na, eh. Okay, so grabe na to, guys. Overbought pa rin. Right now, ano? Overbought, guys. Overbought. Tapos, ayan kay MACD. Okay, wala pa rin ano, no? Lower high. Ayan sa part na to. So, maging bearish kayo kay dito pagka nag-print out na to ng lower high. Since tayo ay nasa weekly chart. Alright? And kay OBV. So, still, okay, pretty bullish pa rin to. So, nag-print out na naman siya ng another high. Okay. Ayun, no, so binasag niya ulit yung kanyang previous resistance. So this is I think okay. So possible pang tumaas. So yun nga lang. Okay, so very risky na to. Since sa weekly chart natin over bought na siya. Okay? So i-check natin dito. So itatagpi natin yung daily chart. So still, okay, malapit pa rin sa overbought. Kaya delikado to, no? So bonus na lang kung tataas. Right? Tapos sa monthly chart, ayan, so hindi pa naman siya overbought, pero wala pang pullback, no? So yun lang ang masasabi natin kay dito, kasi pagka wala na akong masabi, tumitigil na ako, guys. So based dito, wala na akong masabi, eh. Kaya see you sa next video. Bye-bye.